Bukod sa penetration sa pipa eh, may iba pa po bang paraan para makatapos ang babae? Sana mapansin, salamat po. Alam nyo guys, madalas kong nababanggit ito sa mga video natin ano, na malaki po talagang porsyento ng mga kababaihan ang hindi nakakatapos or hindi nakakaranas ng big O dahil lang sa penetration. Orgasm is regardless of your genital, your gender, of the person having it. Ito po ay ang climatic peak in the arousal process. May apat na phases po yan. Number one, yung excitement from the word itself. Ito po yung naka-ready na yung katawan ninyo, naka-ready na yung isip ninyo. Kakaroon na ng libog sa katawan. Na-anticipate na ninyo yung mga gagawin ninyo sa katawan ng bawat isa. Number two, ito yung plateau. Ito yung steady pleasure, ano, na may ginagawa na kayo. Maaring wala na kayong saplot sa mga oras na to. So, mabilis na yung hilingan nyo dyan. Marami na kayong mga salitang ginagawa. Number three dyan is yung orgasm. Dito na nangyayari yung burst of pleasure and release. Andyan na yung mga panginginig ng katawan, yung mga ungol, dyan na pumapasok. Dyan na nangyayari yung release. And last, yung resolution. Ito yung calm down. If you're with your partner, maybe sa mga panahong ito, eh, nagre-relax na kayo at magkayakap na lang kayo, nagkukwentuhan kung pareho ba kayong nakatapos. So, yan po yung apat na phases ano, ng orgasm. Now, your concern is kung ano pa ba yung mga paraan bukod sa pagpasok para makatapos ang isang babae. Number one dyan, of course, tingle orgasm. Sa iba pong mga babae, ini-enjoy nila yung mga pinpointed stimulation nung kanilang mga tingle. Tapping, pressing, and flicking. Doon naman sa ibang nagmamay-ari ng tingle, mas gusto nila kasi very sensitive eh, yung tingle nila. So, kapag ganito po ang babae, mas prefer nila yung mga circular stroke around doon sa kanilang tingle. Sa madaling salita po, mas gusto nila yung mga external clita, no? Doon lang sa hood nung kanilang tingle, which electrifies the nerves beneath the surface. Maraming babaeng may gusto nito na habang ginagawa sa kanila yung intercourse, eh sinasabayan din nung pag-stimulate doon sa kanilang tingle. Number two, the G-spot. Ito rin po ay isang type ng vaginal orgasm na nai-experience ng isang babae, lalo na kapag nirarab ito, tinatap ito, pinipress ito. Ito po ay yung spongy na parte ng G-spot sa loob, front wall. Around 2 to 3 inches doon sa loob, makakapanyo yan. So, wag nyo po ipapasok yung daliri ninyo nang nakadapa. Dapat po nakatihaya ang mga daliri ginagamit ng stroke na ito. Makakapanyo yung spongy area dyan. Yan na po yung G-spot. Pansinin nyo yung gilagid natin, di ba? Marami siyang mga humps-hump. So, yan. Dyan yung maikukumpare yan. Number three, ito po yung blended orgasm. Ito po ay combination ng mga napag-usapan natin. Andyan yung tingle, andyan yung G-spot, and also yung intercourse. So, pagsasama-samahin yun. Ito po ay combo to explore. Pwedeng habang ginagawa ninyo yung intercourse, gumagamit po kayo ng mga laruan, vibrator, yung mga ganyan. So, malaking tulong po yan. Tama na rin po natin dyan ang ika-apat, anal O. Marami din pong babae ano, na napipleasure kapag doon sila ginagamit. Kapag ang partner ninyo ay nakakaramdam ng extra pleasure kapag doon sa anal nila, maswerte kayo. Dahil meron kayong dalawang options. Sa ring nerves of the entrance of the anus, yan yung tinatawag natin na external sphincter. Ang kaibahan nga lang ng anus sa vagina, ang anus po ay hindi naglulubricate. So, kailangan talagang gagamit kayo ng mga lubricants or dapat basang-basa na yung babae para hindi na siya makaramdam ng pain. And last one, the erogenous zone. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yan, ano? Marami po talagang mga babae na dahil lang doon sa mga sensitive part na kanilang katawan ay pwede silang makatapos. Kasama na dyan ang mga daliri sa kamay, daliri sa paa is a potential pleasure. So, challenge you and your partner to explore other parts of your body. So, kung kinakailangan gumamit kayo ng mga feather, tassel, para mas ma-enjoy nyo to do it, gumamit lang kayo ng mga safe word para pag binanggit nyo yung mga word na yun, meaning kailangan na mag-stop.
ng partner ninyo. Or i-discuss ninyo yung mga boundaries ahead bago pa ninyo gawin yung mga ganitong pag-explore. So it's very important na maging generous kayo sa pagbibigay sa isa't isa na ma-pleasure ninyo ang bawat isa para masaya kayo. Happy ending talaga. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!